English mo lahat ah. African people sex and homosexuality is rampant. Ano? Kabi-kabi la yan. Kaya yung age sa kanila eh normal. Normal na ang age na sa kanila. People die. People die. People there don't die in their sickness or they don't die in accident. They die for HIV. Because I have a friend in Africa. She's working there in Africa. And she see a lot of people, when they see a beautiful woman like a Filipina, they say, oh, very beautiful. Ano nga sila sa Africa? Magtanig yung boses sa kanilang picture. Sa kanila, there's no need for them to have accompaniment because they can sing along with them. They can sing along without any accompaniment kasi magaganda mga boses nila. Pero ang problema, namamatay na sila of AIDS at saka yung mentally sa baga. TB, ano. Pero, they... Ano yan sa African? Africa yan. Tapos, yung sabi doon sa Romans 12:1-2, brethren, do not conform with the standard of this world, for this world is of evil. Deteriorated by itong mundo, no? Deteriorated na. Ibig sabihin, halimbawa, maganda, mapangit ng mapangit ng papangit, pumapangit ng pumapangit, nag-deteriorate. Maganda na yung mundo natin, ano? So, yung sinasabi mo that the day of this day? Kailangan sabi ganun dito ni Amos, this day is perilous. Perilous time. The last day is perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, gossipers, disobedient to parents, unfaithful, unholy, without the natural affection. Mga lovers of sin. Diba, sabi ganun, lahat ng kalatuan. Pero sabi niya ganyan, kinukwento ni Amos na yung polygamy at saka itong polygamy at saka yung inaalam ng government yung pag-aasawa ng the same sex. You would rather choose to be a polygamous than alamin na the same sex. Halimbawa, babae sa babae, sabi nga niya, bestiality, di ba? Sabi nga nun. Bestiality. Bestiality ba tawag ko? Sa hayop lang yun. Pagkahayop. May pagkahayop. Pero mas iba naman yung hayop sa tao. Ayun. Mas iba naman yun, di ba? Bestiality pa rin yun. They're both the same, di ba? Pero sabi niya nga, kasi nung araw daw, King Solomon was allowed to have 1,000 wives. 700 from the royal club, and 300 from normal na babae lang. Pero, royal blood yung 700, so 1,000, and David is 500 ang asawa niya. Pinayagan ng God kasi yung sabi niya? Tawag dito? Ang tawag yung pinayagan kung nasabog dun? Inalaw niya yun, di ba? Ang tawag na yan, may tawag yun. Permissive will. Because ayun ang tao, di ba? Ano magagawa ang God? Alam sa kanan yung laid mo, and yun lang lang, di ba? Bumayag na rin siya. But sabi nga, doing the right thing in a wrong way, parang ganun, di ba yun? Kala mo tama, pero ginagawa mo yung wrong, dahil yun ang God, pero, but you're doing it on your to satisfy your own self, and not to satisfy the Lord, because God doesn't want to allow that kind of thing, di ba? Sabi niya ganun, pero ngayon naman daw, ang mga tao naman daw ay, yung nagda-transgender, pinapalitan yung sex nila, no? Meron akong kaibigan,
ano siya, lalaki siya, di ba? Nagpapalit siya ng sex niya, naging transgender siya. E tapos naging Christian siya. Ngayon, sabi niya, paano siya gawin niya? Nagbalitan na yung pagkatao niya. Naging nabalitan na si Ben Million of money para mapalitan yung pagkatao niya. E ngayon, naging Christian na siya. Umiiyak siya, paano niya mapapalitan? Dinas ba? He cannot turn the world upside down. He cannot do things anymore. He cannot... Sabi niya ganyan, I can't do anything. Sabi niya gano'n, eto na ako eh, napalitan na. Pero, yung puso niya, bumalik na sa kapag kalalaki. Paano yun? Diba? Sabi niya gano'n, sa mundo na ito, inaalam na ngayon, diba? They are conform with the standard of this world. Huwag tayo makiayon patalanan ayon ng religion. Inalitan yung trans, yung ano natin, gender, at naging yung babae. Minsan sa pagsakay ko na ano, ng FX, nagbayad ako, yung magandang babae, nagbayad, iba yung boses. Sabi ko, wow, ang ganda, ganda naman yan. Sabi nung driver, oh, mas maganda pa sa'yo. Oh, man, oh, sabi nung gano'n. Napakaganda niya, yung magsalita lang, nalaman ko, ay, hindi, inaano ko na yun si Amos, yung mga, kasi ang haba-haba. Pero yung time na eh. Kasi yung chronicles ka. Kaya sabihin yung time. Oo, kasi ang dami eh. Parang sinasabi lang niya na gano'n na, you would rather choose polygamy than, ano, yung transgender. Hindi ko pa natapos ulit, kapalasin pa lang nababasa ko. Ganyan yung nangyayari sa mundo natin, di ba? Maraming lovers of sin. Hindi na tayo sumusunod sa Panginoon kasi masinusunod natin yung sarili nating kagustuhan. And gusto ng God, we have to follow the Lord. The day what is written in the Word, and do not obey ourselves. Kailangan lang tayo doon sa Bible lang tayo magpase. Sabi naman nila, yung Bible, mahirap sumunod yan. Kasi ano, basta ganun-ganun. Meron sumunod, pero if we really love the Lord, we are going to obey the Lord. What is written in the Word, we have to obey it. may mga tao na sensitive sila, may fear sila ng
pagkasin, ano, para yun sa pagkataon nila. So, sabi ko doon, ano, may development na rin yung pagkataon nila. May isang lalaki, may isang lalaki nga daw, ano, Japanese na, ano, yung iba nga daw yung sex niya, naging iba yung sex niya. Tapos nagpakasal siya ng babae. Tapos nag-iba nga daw yung pagkatao niya. Tapos iba. Tapos sabi, ano, yung sabi, sa mga Japanese nga daw, ano, yung lupa nga daw, sabi ko siya, ibang ka-MJ niya. Sabi, ano, sabi ko dito, ano, yun, sabi doon, ano, kapag nag-iipa nga sa iyong katawan natin, ibig sabihin nun, ano, yun ang talaga yung pagkatao natin. Kapag nag-iipa yung katawan natin, di ba, ano, kwenta. And then sabi niya pa,
halaga. So with same penitentness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array. Sabi niya dito, sabi niya po dito, scriptural holiness. Scriptural? Sabi niya, inaakunento niya po dito ang story about kay, ano, kay Abraham, Isaac, Eliezer, tsaka kay Rebecca. So, yung sabi niya dito, si Rebecca, di ba si Eliezer, yung susan siya ni Abraham na kumuha ng, ano, ng mapapangasawa. Kasi ayaw ni Abraham dun sa mga kainites. Kasi ba, dahil sa attitude, sabi niya, dahil sa attitude, sa lifestyle ng mga kainites, tsaka sa culture. So, ito bang, itong mga kainites na doon, sa panahon natin, ang tinutukoy na dito is yung isang libutan. Na kumbaga, iba yung, ano, yung style, yung kultura nila, o yung pananaw nila sa buhay. And then, ang gusto kasi ni Abraham, kumbaga parang sa atin kapwa mananang palataya na sabi niya dito sa Eliezer at si Abraham ay binigay siya ng earring tsaka bracelet kay Eliezer para ibigay dun sa ano sa young girl yung dalawang young girl si Rebecca. So si Rebecca di ba nag ano pa nga siya dito eh pinainom pa niya yung 10 camels. Sabi niya bakit daw 10 camels yung dala-dala ni Eliezer. Eh, kukuha lang naman na mapapangasawa. Kasi sabi niya, si Eliezer, hindi lang siya mag-isa. May mga kasama siya. Tapos, dala-dala pa yung mga franchise nila, yung mga tutulugan nila. So, kahit 10 tapos talaga yung nila. And then, yung nakita niya si Rebecca, yung young girl na yun, na nasa, kasi nasa desert sila, nagtatravel din siya. Then, ang binigyan siya ng inumin ni ano na Rebecca. Tapos ang sabi ni Rebecca, papainumin ko natin yung ano, yung mga camels na dala mo. So, kung i-imagine mo muna natin, yung camels na yun, hindi lang basta nagpainom na lang yung asin na binigyan mo lang ng tubig. Kasi diba yung camel, ano, parang, ano yun, yung isang camel pa lang, parang isang drop na yung ano. Kasi diba nag-i-stack sila sa likod nila ng tubig. Kasi kaya nga sila good for desert. Kasi may nakastock sila na tubig. So, imagine 10 camels yung ano, yung pinainom na Rebecca. And then, yun yung parang pinaka nakita ni Eliezer na parang sa yung karapat dapat na maging asawa nila. And then, ang ginawa daw ni Eliezer, nilagay niya yung earring tsaka yung bracelet para sa pagkakilanlan kay Rebecca. And then ang ginawa niya, nakipag-usap niya sa, nakipag-sipad niya doon sa nanay tsaka sa brother ni Rebecca. And then binanong si Rebecca, sabi niya, will you go with this man and be the wife of this boy he is talking about? Binanong siya kung pupunta ba, kung sasama ba siya. At handa siyang ano, asawahin niya si Isaac. Sabi niya, I will go. So, ayun, sabi niya, nung diba sumama na siya, ang suot-suot ni Rebecca nun is, ano, parang pang-travel lang daw. Yung pang-forma, yung natural attire nila kapag naglalakad sa desert. And then sabi niya, nung nakita niya si Isaac, na ayun na yung parang papalapit na. Ang ginawa daw na Rebecca, nagsuot siya ng ano, ng magagandang damit. Hindi ko makuha yung point kung bakit nagsuot din siya ng mga jewelry dito. So, pero kasi diba parang yung jewelry niya dito na sa magandang damit. Pinaghanda niya, gusto niyang maging ano, maaya-aya sa paningin ng kanyang mababang asawa. So, dapat ganun din tayo. Yung sinasabi ko kanina, kailangan sinabi, ang sabi lang niya, nasa baba, nasa kanila daw yun,
Aalagaan. Hindi, syempre, kailangan pa rin nila pahabain yun. Yun, pang pataas? Pero na, syempre, hindi naman sabi yung sakalang kay lagi. Sabi ni Jackson. Kaya na, eh, pa ganyan na tayo. Hindi naman nakalugay yun, eh, syempre din natali nila yun. Oh, natali naman. Ano, brother, ano?